Oh, ito po, mainit-init pa. Thinking Pinoy, meron pong banat dito kay Attorney Vic Rodriguez. O si Attorney Vic, o tumira din pabalik. Okay? So naglabas po ng vlog si TP. I-summarize ko na lang po sa inyo yung mga sinabi niya. Tungkol po ito dun sa lumabas na balita na nag-mass resignation daw sa palasyo at nag-resign daw si Lucas Bersamin. Oh, sumunod nun, dininay po ito ng palasyo. Wala daw pong nangyaring ganun. Oh, after nun, yung mga ibang vloggers, nag-i-insist pa rin, hindi, mag-i-resign si Bersamin, mag-i-resign. At ang kanilang source ay yung saksi ngayon na article. Okay? Oh, itong ngayong saksi ngayon, yun po yung ni-research ni TP daw. At ang nakita po niya, ang chairman ay si Anton Lagdameo, at ang publisher ay si Vic Rodriguez. Noong 2019, sila daw ay dinemanda for libel ni Mayor Joy Belmonte. Okay? Pero pagtitingnan daw yung laman ng saksi ngayon, ay mukhang wala na daw itong si Anton Lagdameo kasi kahit si Anton ay tinitira na rin. Okay? Other than that, meron pang isang issue, sumasakay din daw remate ang naturo naman ni TP ay si Benny Antiporda. Eh. Oh, pero 'yon, ang atira niya dito kay Vic Rodriguez. Oh, kasi ano, Attorney Vic, ikaw pa rin ba ang publisher nito? Oh, ang iba na ba ang linyahan mo ngayon? Kinokontra mo na ba si Pangulong Bongbong Marcos? Tinitira mo na ba dito sa publication na ikaw yung mukhang ikaw yung publisher? Oh, bakit wala ka namang planong bumalik? Oh, 'di ba? Kasi kung tuloy-tuloy mo 'yung tira mo, hindi ka na makakabalik. Parang ganon, medyo mayabang yung pagkahirit o pagkabanat ni TP na ganon. Questioning si Attorney Vic. At sabi niya doon sa mga vloggers, o mga vloggers, sino ba ang pangulo nyo? Hindi na ba si BBM? Si Vic Rodriguez na ba ang inyong pangulo? O, ano ba ang endgame mo, Attorney Vic? Plano mo bang tumakbo? O plano mo bang bumalik pa sa pwesto? Ano ba ang plano? O yun ang mga hirit nitong si TP. At mukhang mas lalong umiinit po yung awayan. At nagulat ako. Actually, mas una ko nakita to 48 minutes ago, sumagot si Attorney Vic Rodriguez. Okay, sa Facebook. O, ito, post lang to. Ang sinabi niya, to this self-designated attack dog who wanted to become the political advisor. Gusto daw maging political advisor. Do not take it too personally. I am not sorry if you think I have caused your non-appointment to your coveted post during my time. For you simply do not have the wisdom and maturity, more so the gravitas for such a crucial role. At hindi yung banat ni Attorney Vic dito kay TP. My unsolicited advice is for you to include the painstaking task of research and make your vlogs credible by refraining from using pure speculations as your source and address issues that affect our people and help in nation building instead of resorting to personal attacks. I have no intention of rejoining the administration for reasons which I am prepared to stand alone for. Ano kaya yung reasons na yun? Pero ito yan. Dito sa post ni Attorney Vic, he didn't confirm or deny yung kanyang association with saksi ngayon. Maganda sana kung talagang wala, hindi siya connected doon. Sabi niya, I was publisher ng saksi ngayon but I stepped down after sa Malacanang. O kung ano man ang kwento niya doon. O, pero hindi niya napag-usapan yung doon sa issue nung saksi ngayon. So, yun ang binabato sa kanya. And, ayun, umiinit. Umiinit yung pumbangayan at hawayan. Merong ibang vloggers kasi mukhang dito nakalinya kay Attorney Vic Rodriguez. Ang tanong ni TP, ano ba ang linyahan mo? Yun ang interesado tayong malaman. Siya ba ay nakalinya pa rin kay BBM? Although hindi niya kasundo siguro si Lisa, si First Lady, 'di ba? So doon pa rin ba siya or doon na siya sa Kalamaharlika na parang kasama din ngayon ng mga DDS na bantag? Parang sila yung third force na lumalabas eh. Doon ba nakalinya si Attorney Vic Rodriguez? At yung kanyang mga eventually ba yung mga banat ni Maharlika, yun din yung kanyang mga sasabi. So ito ay puro mga tanong lamang, hindi natin alam.
O pero it's very interesting to see kung ano po ang mga susunod na gagawin ni Vic Rodriguez. Napuno na din siya sa mga tira sa kanya ni TP. O kaya po tinira po niya. Alam naman natin eh, kumbaga klaro naman, si TP is aligned sa Malacanang. Kung ano man yung info na kukuha niya, pwede siyang kumuha direct siguro kay First Lady Lisa. Sa mga tao doon, meron siyang access. So walang question kung saan nakalinya, nakapuesto, nakasama o kampo itong si TP. Si Attorney Vic ang very interested tayo to see saan siya kakampos, where will he line up, ano ang kanyang plano, does he still plan to rejoin the cabinet, or will he run for public office separate from PBBM sa 2025. So we just have to wait and see kung saan po papunta yan. At kung will he be the number one critic of the administration? O, kasi medyo marami din siyang alam dahil ilang buwan din siya doon. So yun, that we just have to wait and see. So ako po, hintayin lang po natin kung saan pupunta ito. Nagkukwento lang ako. So abangan po natin. Okay, so thank you very much. See you po sa next video. Stay safe, parati guys. Bye-bye.